May konting kalaman po akong ipahiwatig sa inyo at sa lahat ng mga Pilipino. Ito ay aking ginawa ng video para po ay magkaisa tayong Pilipino para sa darating na 2022 para makasituparan ang wealth for humanity. Ito po ang aking panaliksik, isulta ng aking panaliksik sa konting tulog ko. Pero simulan ko naman po bago madali matapos para hindi po matagalan. God is in control everything. We just need to pray for it. Made our job to choose the right man, the right leader, the one who can execute his promise to spirituality for all Filipinos. Cebu Marcos ang nag-iisang kapangalan at anak na laki na pinakamayaman tao sa mundo. Siya ang ginagamit ng Diyos para maingatan at may secure ang wealth for humanity na pinag-interesan ng mga elitista, globalista, Illuminati at Liberal Party. Si Bumo Marcos ang nititirang pag-asa upang lubos ang umunlad ng ating bansa. It's a battle between good and evil. It's a battle between God and Satan. It's a battle between the visionary and the greed. Mismong World Bank ex-Lori ay nagpapatunay na ang global debt facility ng World Bank at IMF ay set up ni Marcos. Ibig sabihin, ang nakalagay na collateral funds na kautang ang iba't ibang bansa ay puwang mga ginto ni Ferdinand Marcos. Tapos na ang 50 years na kontrat. Nababayad na ang interes ng mga inutang ng iba't ibang bansa. Interes pa lang ng mga ginto, hindi na yan naubos. Yan din ang dahilan kung bakit nailapan na ang iba't ibang foundation na papakilalang related sila kay Marcos. Kasi ang totoo, nagkapila din sila na bibigyan ng grants mula sa 67 countries. Sasayangin mo pa ba pagkakataon ang ito? Hayaan mo bang mabaliwala ang lahat ng ito? Mapunta lamang sa isang ganib ng mga kamay na walang desire na tumulong sa Pilipinas, kundi para lang gamitin sa personal na interes? Magluwang isip ka pa ba? Nasubukan na natin ang tatiis na pagtitiwala ang bansa sa maling mga kamay. Huwag kang papayag na masulat ulit ito ng mga ganib at makasariling tao. Nandyan ang mga tunay na leader na may malasakit. Nandyan si Bongo Marcos at kanyang buong pamilya. Sila ang susi upang maganap ang ginhawa at progresong matagal na nating pangarap. Nandito, nandiyan pa si Bongbong Marcos. Butaran, please vote Bongbong Marcos for President 2020 para sa World for Humanity. Ginawa ko to, matagal kong pinag-isipan to. Yan ang tunay na daan sa pagbabago. Bongbong Marcos, wala nang iba for President 2020. Ilagay natin si Duterte for Vice President. Thank you.